Ito naman po, Idol, si Reynaldo Cruzado. Nire-reklamo po niya yung misis niyang isa pong barangay treasurer na nakipagrelasyon daw po, nako Idol, sa kagawad ng barangay. Okay, ito ating kanina sa baba, hindi natuloy. Tapos ngayon, itong asawa naman ni Kagawad, nagsanit-press sila nitong si Mister na nagsusumbo sa atin. Opo. Sige. Sir Reynaldo, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, yung inyo pong misis, si Jocelyn ay isa pong treasurer sa barangay. Opo, sir. At ang karelasyon niya ay isa sa mga kagawad ng inyong barangay. Opo, kagawad po, sir. Ano pong ebidensya meron kayo, Sir Reynaldo? Nalaman po silang dalawa. Dalawa na anak nila. At kayo po, kasal po. Kasal po kayo ni Jocelyn. Okay, may anak na itong si ano nga, Jocelyn, saka si Kagawad. Anong pangalan ni Kagawad? Kagawad Pelagio. Okay. Makakausap ba natin Kagawad? Ngayon, Idol, ringing pa rin po pero nasa linya na po si Jocelyn po. Maliwanag pa sikat ng araw, may kaso ito. Lalo pat may mga anak na pala sila. May anak na po, opo. Okay, Jocelyn. Ah, ma'am. Ba't mo? Anong pagdagawin sa'yo? Inasawa mo si Kagawad na may asawa din. Sinabit si Kagawad na may asawa din. Kami po ay pinalayas nga ni Reynaldo at pinahiya po ako sa public place. Ba't kina pinalayas? Dahil gumawa kasi ko yung kabalastugan. Hindi po, sir. Dahil yung inasabi po niyang anak, yun po ay ano, ay inabintang lang niya po na isa iba po yung anak ko. O, kung pinalayas kay, ba't ka pumunta kay Pilayo, kay Kagawad? Sir, nandito po ako sa bahay namin, sa magulang ko. Wala po ako kay Pilahio, kay Kagawad Pidernal. Pero meron kay anak ni Kagawad? Wala po, sir. Eh, ano yung dalawang bata na sinasabi ni Reynaldo? Ah, hindi po anak yun ni Kagawad. Anak po niya yun. Inaano lamang po niya, nasa kay Kagawad daw po. Okay, sandali lang po. Ipatiyan, i-test natin yung dalawang bata, Sherry. Opo, may allegation kasi, Idol. Sige po. Jocelyn. Alis, yan po si Reynaldo. Yan po ang nahuli namin na may asawa na. Kasi tinuga po nung anak niya na magkasama yung asawa ko at saka yung nanay niya. Bali, nakuha pa po yan ng picture. Nandito po sa cellphone namin sa isang kwarto. Magkasama po silang dalawa. Sino kasama ni Reynaldo? Yung pong babae, si ano po, Shirley Ricanya po. Shirley Ricanya po, sir. Shirley Ricanya. Opo. Oh, puro sablay-sablay itong mga reklamo natin ngayon, Sherry. Bali po, sir, may isip pa po na yung sabi po ng babae, karelasyon po siya ni Reynaldo. Bali, siya daw po ay napadalahan ni Reynaldo ng pera. Sir Reynaldo, ikaw pala may problema. Mag-usap, pag-usapin mo silang dalawa, Sherry. Sige po. Sir Reynaldo? Okay po, ma'am. Sir, nakikinig sa inyo yung misis mo, si Ma'am Jocelyn, kausapin mo. Opo. Hello. Oh, di ba? Ikaw na huli ko na may babae ka. Kami pinalayas mo at na magulang mo. Tapos ano yung inagawa mo sa amin ngayon? Hindi kita pinalayas. Ikaw yung pusa kong malibahay. Di ba? Tinanggi mo yung anak ko. Tapos ngayon, ano, inaano mo? Hindi kami kusang umalis. Halos kami araw-araw inapalayas ng magulang mo at saka ikaw. Tapos ngayon, atanggihan mo? Di ba sabi mo, dadi sa akin, hindi ka mabalik-balik sa amin dahil wala ka nang pakialam sa amin? Pinalayas mo kami. Anong ginawa namin? Umalis kami kahit masakit sa amin. Hindi kita inapalayas. Ikaw yung kusang umalis sa bahay. Ana, ikaw kasi sa diya ka laging natanggi sa inasabi mo, pati magulang mo. Di ba sabi ko dati sa iyo, na baka balang araw balikan mo kami, mag-aiasawa ka. Tapos ngayon, anong inagawa mo? Ikaw pang may ganang magpatulpo. Tapos hindi nila sabihin mo, ikaw lang yung nagsasabi ko na tawa. Nasaan yung asawa ko na yun? Wala naman akong asawa. Ikaw lang yung nagsasabi may asawa ko. At saka yung natin sumutakin yung mga bata na, isipin ko December ako na uwi, ugos na nga anak ka na. 8 months lang yan. Isipin mo, walang buwan lang yung anak ka na. Mayroon ba naman ganun? Ay, syempre, nagpaano naman ako, nagpa-check-upan naman ako, doon natin sa due date ng anak ako. Bakit inaiba mo? Pilit mo. Ayan, Reynaldo. Sir, ma'am. Okay, para ma-resolve natin tungkol doon sa issue kung sa inyo ba talaga yung bata, Sir Ray, o hindi, ipapadinitest natin. Okay, sa inyong dalawa. Yun nga, Sir Ray, gusto kong ipadinitest yung bata para... Sige. Sigurado ko ang poster na yun. Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, payag kayo, ipadinitest natin yung mga bata. Sige po, kung yun po ang solusyon para po hindi po yan mag-ano na ako, kanino po yung anak ko. Yun nga po, yun talaga ang pinaka... magtutudok sa problema at yan po talagang solusyon. Ipadinitest yung dalawang bata. Okay sa inyo? Opo. Ba't parang alanganin po kayo? Okay lang po, sir. Ipadinitest po. Kasi po,
inasabi po niya na hindi daw po sa kanya yung anak ko at porque ano daw po, nanganak daw po ako ng August ay hindi daw po sa kanya yung anak ko. Nagpapa-check up naman po ako, sir. Okay. Tapos umuwi naman po siya at may nangyari po sa amin. Bakit po ganun pong anuhin kami? Hanggang doon na lamang po kung murahin po kami lagi, ako. At palayasin po kami. Lalo na po nung siya po ay may babae, inapalayas po kami at wala na daw po siyang pakialam sa amin. Kaya hindi na po niya kami inapadalhan. Ah, okay. Sige. Ang mga ka-resolver rito is DNA test. Schedule natin next week. Okay po. Okay? Next week. Sige po. So, schedule natin next week. And then after ng DNA test result, saka tayo mag-uusap ulit. Okay? Sige po. Sige po. Sabi mo kay Ma'am Jocelyn at saka kay Sir Reynaldo. Okay po. Hello po, Ma'am Jocelyn, Sir Reynaldo. Hello po, okay. Ma'am. Ganito po, ano, ipapa-DNA test po natin yung bata po. Okay, yung sinasabi po ni Sir Reynaldo na hindi daw po sa kanya. Ngayon po, kapag natapos po ang DNA testing, kakausapin po kayo muli ni Idol Raffy. Okay po ba? Okay, pero mayroon lang katanungan, ano? Sir. So, 8 months daw short. Ngayon pa lang para magkaroon tayo ng konting idea. Paano naging 8 months, Sir? Sir Reynaldo, yung sinasabi niyo, yung bata? Kasi po, Sir, December po ako umuwi. August po nang anak na yan. Ibig sabihin po, 8 buwan pa lang yan. December po kayo umuwi? Umuwi dito sa Marin po. Oo po. Okay, so, magbibilang ka ng December, so ibig sabihin, mag-umuwi ka, nagtali ka yan, December. So, kailan po siya ng anak? August po. August. First week of August o second week of August? O last week? First week po ng August na anak yan. Nung umuwi ka po, December, first week, second week? December 7 po. December 7, okay. Nung pag-uwi mo December 7, gano'ng katagal na wala? 10 taon po, sir. Ah, 1 year. Okay, opo. So bumalik siyang December 7. And then, lo and behold, pagdating ng August, nanganak na si Mrs. Yes, opo. So ibig sabihin, mga October, November, meron ng nakasalisip. Parang gano'ng lumilitaong sa isip ni sir. Opo, November, Idol. To be exact, November po. Mga November, kumbaga meron ng nauna. Opo. Okay, sige. Mrs. October po siya, sir, huling umuwi nun. Bali, ano po, December 2 po siya dumating dito. Okay, December. So, December kayo nagtalik. So, bakit after a long time, after 1 year of absence, December 8 kayo nagtalik, eh, bakit nga po kayo nanganak noong August? Ay, yung last, ano po, menstruation ko po ay November, di ba po, November. December po, hindi na po ako nagameron. Ano po magagawa ko? Hindi nga, pero di ba nagtalik kayo ni Mr. December? Opo, opo. Oh, kasi di ba nawala siya ng 1 year? Pagbalik niya, December 7, doon mag-umpisa yung pagtatalik niyo. Doon dapat mag-umpisa yung bilangan. Sir, hindi po 1 year siya nawala. Umuwi po, sir, siya ng October. October. Kasi naman po yung kanyang inasabi na matagal po siya bago umuwi. Minsan po, three months po bago siya umuwi. Nauwi po yan. Hindi naman po yung isang taon straight na hindi po nauwi. Ah, okay. So, isabihin nung October, nandiyan pa sa bahay ninyo at nagtalik pa kayo. And then nawala ulit and then bumalik December. December 2 po siya umuwi, sir. Okay. Pero bago niyan, October, umuwi din siya noon. Opo, parang ano po, November ata po yun. Yung araw ng mga patay. Ay. Ma'am, mukhang nautal-utal ka. Maraming mga netizen ngayon, mga kababaihan, natatawa sa'yo. But anyway, amang susunod na lang nito, DNA testing. Sige, sir, ganun na lang. Babalikan natin sila pagkatapos ng DNA testing, okay? Okay po. Sige po, Idol Raffy. Sige, okay. Okay, Sir Reynaldo, Ma'am Jocelyn, wag niyo pong ibababa. Kakausapin po kayo ng staff namin para for DNA testing po natin next week. And babalikan din po namin kayo ng update next week din po. Okay? Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Basahin ko lang po yung ilang netizens dito. Nagiging OB na din po. Nagiging OB na din daw po si Idol Raffy. Luisito Valderrama, sino ba yung babaeng nakita na kabit daw ni Mister? Patay, nabigyan ng love kasi yung Valentine's na eh. Galing po si Maganda. Kagawad, babalatan ka na ng buhay ni Idol from MC555. Si Baka Kagawad, yari ka, galing po kay Jova Nakila and ipinatulfo ang sarili. Raquel Batsain and nako kuya ha, huwag kang matakot sa sarili mong multo. Galing po kay Christine Kaugiran. Okay, medyo hati nga yung ating netizens dito. Mga kapatid, meron na po tayong 18.5 million subscribers sa YouTube channel po ni Idol Raffy Tulfo. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications kapag meron pong bagong upload
na video si Idol Raffy sa kanyang YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para updated po kayo at lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Raffy Tulfo in Action YouTube channel.